Isang siyensayang araw sa inyong lahat. Ako si Fortunato Boy de la Peña ng Department of Science and Technology o DOST. Welcome to Siyensikat, ang programang naglalayong sagutin ang anumang katanungan o hiling ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Maraming mga wisher ang nagpadala ng kanilang mga tanong at gustong matutunan sa isang science expert o DOST idol. Sa episode na ito, malalasahan natin ang halaga ng isang tinapay na maaaring makatulong upang mabawasan ang suliranin ng malnutrisyon sa bansa. Ang lahat ng iyan dito sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ayon sa ilang pag-aaral, malaking bahagdan ng populasyon ng ating bansa ang walang kakayahang tumugon sa pangangailangang pangkalusugan. At sa pagharap natin sa pandemyang ito, mas lalong naging mahirap ang pagtugon sa usapin pangnutrisyonal. Ako ang inyong co-host, Jegres, at samahan niyo kami ngayon upang alamin at matutunan kung paano tayo matutulungan ng siyensya na magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Dito lang yan sa Siyensikat. Ako po si Edgar Mejia, isang baker. Kasama po ang aking asawa. Ako naman po si Myra. Kami po ang M&M. No? Kami ang may-ari po ng M&M Bread Baking, yes. Tutorial Service dito po sa Marikina. Nagtuturo po kami sa mga gusto kong magtayo ng bakery. Lalo po ngayong panahon ng pandemic. Nakita po namin ang potential po ng pagbe-baking na hindi po pala basta baliwalain ng industriyang ito. No? Napakahalaga po. Dahil sa umaga pa lang, tinapay na po ang kinakain natin. No? Ngayon, yung aming pong namang recipe, naman ako po ito sa aking pong ninuno. No? Pinagtulungan po namin mag-asawa kung paano po i-develop po itong aming pong timpla o itong aming pong recipe. At ngayon, nangangarap pa po kami na makahanap ng makabagong paraan sa aming paggawa ng aming tinapay ng masigit na masustansya. Hello po, ako po si Richard Lo Alcaraz, isang science research specialist to ng Food and Nutrition Research Institute. Isa po ako sa project staff na gumawa ng Enhanced Nutribun. Ako naman po si Carissa T. Saldana, Science Research Specialist 1 ng Food and Nutrition Research Institute, and isa rin po ako sa mga staff na nag-develop ng Enhanced Nutribun. Ito pong Enhanced Nutribun ay isang technology na kung saan in-improve po namin yung dating Nutribun para po masolusyunan yung malnutrition sa ating bansa. Ito po ay may ibang variant, ang Enhanced Nutribun Squash variant, Enhanced Nutribun Carrot Variant, and Enhanced Nutribun Sweet Potato Variant. Ang Enhanced Nutribun po ay mataas sa calories, sa protein, sa vitamin A, sa calcium, sa iodine, and sa zinc. Ito po ay makatutulong hindi lamang doon sa ating mga adaptor, kundi pati po doon sa mga magsasaka at doon sa mga kabataang may kakulangan sa nutrisyon. At dahil din po sa layunin namin na masolusyunan ang malnutrisyon, kami po ay naghahanap din po ng mga bakery owners para maging adaptor po ng aming Enhanced Nutribun Technology para makapag-produce ng ating Enhanced Nutribun at maipamahagi ito doon sa mga kabataang nangangailangan. At ngayon makakasama po natin at matitikman ang produkto ng siyensya. Kasama pa rin po natin ang ating wisher na sina Sir Edgar and Ma'am Myra with our expert from DOST-FNRI, Sir Richard Alcaraz. Sir, ano po ba yung inspiration or yung naging motivation dito po sa E-Nutribun na ito? Yung atin pong Enhanced Nutribun Technology, ito po ay nagsimula nung ang aming pong former director na si Dr. Mario B. Capansana
at ang ating cabinet secretary na si Carlo Nograles, nung nag-usap po sila, nagkape sila, naisipan nila, ibalik kaya natin yung Nutribun dati. Kasi di ba po ngayon may pandemya para matugunan yung malnutrition ng ating mga kabataan. Sa pamamagitan po ng ating teknolohiya na enhanced Nutribun, dito po matutugunan yung kakulangan sa malnutrition or yung kakulangan sa nutrisyon ng mga kabataan, pwedeng ipamahagi po ng school kasabay po ng mga module na ginagawa ng mga paaralan sabay ngayon. Siya, yes, okay. Po. So maliban po kasi doon, yung aming pong institute, ang DOST-FNRI, ay meron pong tatlong mandato na kung saan nakapaloob po ito sa 3Ds na ibig sabihin, una, define the nutritional status of the Filipino population. Yung pangalawa po, yung develop, tools, tsaka mga project magagamit natin para masolusyonan natin yung na-define na nutritional problem. At yung pangatlo, yung dissemination, to disseminate the information. Halimbawa po, ngayong pandemya may malnutrition, halimbawa sa vitamin A, iron. So ang aming pong division, nagkakandak din po ng development ng product, which is yun po yung part namin nung saan ako po bilang specialist, nagdevelop po kami ng produkto, ito pong Enhanced Nutribun, para matugunan yung nakita nating nutritional problem. And then, i-disseminate po natin to, ipinapamahagi po natin to sa ating mga small and medium enterprise para po sila yung mag-produce ng ating product para ma-distribute. So sir, hearing po yung ginagawa po ng DOST-FNRI through research and development sa paggawa po ng E-Nutribun. Ano pong masasabi ninyo sa opportunity na naibigay po sa inyo ngayon? Malaking bagay po ang maitutulong po sa amin ng DOST. No? Lalo yung mga technology science na maituturo po nila sa amin para yung amin pong produkto ay ma-improve. No? Bilang negosyante, hindi lang naman yung mapakain mo, mabigyan ng kabusugan po yung mga tumatangkilik at mga bumibili po sa amin. Ang importante po syempre yung kanilang kalusugan. Now sir, with the technologies po na developed ng DOST-FNRI to produce E-Nutribun, paano naman po natin matutulungan yun pong ating mga wishers to also adapt ito pong technology na to? So ito pong mga technology na ito ay free po ito para sa public. Wala po silang babayaran. Ituturo po namin ito sa kanila ng libre. Provided po, ang gagawin po muna nila ay magsusulat sila ng letter of intent, naka-address po sa aming director na si Dr. Imelda Angeles Agdepa. Pangalawa, ang gagawin namin nun, magkakaroon tayo ng virtual site visit. I-check namin ang facility nyo kung capable na makapag-produce ng ating Enhanced Nutribun. Then after that, iti-train namin kung paano mag-produce talaga ng ating Enhanced Nutribun. Libre po namin na ituturo, wala po kayong babayaran sa DOST-FNRI. Ito pong ating Enhanced Nutribun technology ay na-adapt na rin po ng maraming bakery owners sa buong Pilipinas po. Sa katunayan po, yung atin pong squash variant, meron na po tayong 150 mahigit na bakery owners sa buong Pilipinas. Yung atin pong carrot, nasa 130 bakery owners na rin po ang nakapag-adapt. In connection naman po sa magiging epekto ng E-Nutribun sa pagsagot, sa katanungan o sa problema ng malnutrition sa ating bansa, makakasama po natin ang isa pa pong DOST-FNRI expert na si Ma'am Carissa Saldana. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Siyensikat. At tayo po ay nagbabalik sa Siyensikat. Ngayon, makakasama na po natin ang isa pa pong E-Nutribun expert from DOST-FNRI, si Ma'am Carissa Saldana, upang pag-usapan kung ano nga po ba ang tunay na epekto ng malnutrisyon sa ating bansa at sa ekonomiya at kung paano matutugunan ito ng E-Nutribun. So ma'am, thank you so much po sa pag-join sa amin po, Nina Sir and ma'am. Ma'am, first and foremost po, ano nga po ba or gaano po kalaki yung nagiging effect ng malnutrition sa ating country, specifically po sa ating economy? So, based nga po dun sa Rapid Nutrition Survey na kinundak ng DOST-FNRI nung kasagsagan po ng COVID-19 pandemic, 17% ng ating mga kababayan ang naging unemployed and 62% po ay
insecure sa food. So wala po silang source ng wastong pagkain. Napakalaking problema po noon kasi before po ng pandemic, mataas na po yung malnutrition rate ng Pilipinas. And based nga po sa datos din na nakalap ni DOST-FNRI, 3 out of 10 po ng ating mga kabataan ay stunted or ang kanila pong height ay mas mababa kesa dun sa normal na height recommended para sa kanilang edad. And 3 out of 10 po ay undernourished. So, ang pagiging underweight po at malnourished ay malaking indicator po na hindi po nakakakuha ng sapat na nutrition ang katawan ng mga bata para po masupport yung mga normal functions ng katawan. Mga kasama po natin, ang isa pa pong technology adapter ng programa ng DOST-FNRI, ang kumpanya na Ma'am Tricia Castrodes, upang malaman kung paano po pinoproseso at ginagawa ang masustansyang tinapay na E-Nutribun. Ako po si Tricia Castrodes. I am the Chief Operating Officer of Arete Foods Corporation. Ang aming kumpanya ay nagsimula way back 2008. Kami po ay available dati sa mga malls, sa duty-free, sa mga pasalubong centers. So napakalaki pong dagok sa amin ng pandemya last year. Nung time na yon, naghahanap kami ng iba't ibang ways kung paano kami makasurvive. Blessing po na dumating ang programa ng DOST-FNRI na Enhanced Nutribuns. Since 2020, napakalaki po talagang ang impact sa aming kumpanya ng programa ng DOST-FNRI na Enhanced Nutribuns. From our single commissary before our small commissary, ngayon po ay dalawa na po yung aming branches. Ito pong programa ng DOST-FNRI na inilabas for na Enhanced Nutribuns ay napakalaking tulong po sa mga kumpanyang kagaya namin na nagsisimula. At dahil dito, we are committed to give our best and committed to supply excellent nutritious food products to not only the children but to Filipinos as well. Ngayon, nandito po tayo sa isang komisari sa Marikina upang malaman at matutunan kung paano nga po ba ang pagproseso at paggawa ng E-Nutribun na tinapay. Sulit sa presyo, malaman. Hindi siya nakasawa. Lasang-lasa mo yung kalabasa. Yummy. Masarap po siya tapos malambot po. Tsaka malinalam na. Now sir, seeing po yung pong nabuo ng project niyo po with FNRI, kasama po si Ma'am Tricia as a technology adapter. Ano po yung masasabi ninyo doon po sa proseso na yon? And ano po yung mga bagong learnings po as a research specialist po at UST? Actually sir, napakaganda kasi nung process natin, hindi yung masyadong tedious yung mga bakery owner o mga bakers nila. Madaling sundan kung paano gagawin yung ating enhanced nutriban na masustansya at safe para sa mga batang kakain. I totally agree kasi talagang first-hand experience namin yan. Meaning, we hindi kami kailangan bumili ng mga sophisticated na mga gamit para maka-adapt kami kaagad. So, all we needed to do, they had to transfer the technology, train us, and then show us how to do it. And then, the bakers, which is talaga normal naman na tinapay yung ginagawa nila, kayang-kaya po kaagad makasimula. Now sir, sa atin po mga manonood, kindly encourage them po paano nila kayo lalapitan kung meron po mga interested na nanonood ngayon. Sa atin po mga manonood, kung halimbawa interested po kayo na mag-adapt ng aming Enhanced Nutribun Technology, simple lang po ang gagawin nyo, sumulat po kayo, gawa kayo ng letter of intent,
And then, naka-address po sa aming director na si Dr. Imelda Angeles Agdepa. And then, isend nyo po sa amin or sa malapit na DOST offices sa inyong lugar. Ngayon, Sir Edgar, Mamayra, seeing po again yung pong buong proseso at yung pong kayang gawin ng program po ng DOST-FNRI, ano pong masasabi nyo dito sa opportunity po na ito na ibigay sa inyo? Mas mai-improve pa, no? Yung amin pong mga kailangan idagdag, yung mga pagkukulang po namin, amin pong natutunan po ngayon. Sobrang generous po ang DOST, libre raw ang training. Tapos kayo naman, hindi nyo naman pinagdamot na ipakita itong inyong gawaan. Kaya maraming salamat po. Isang malaking opportunity po ang nakikita po namin na naghihintay po sa amin. With the help po sana of DOST, sana po maging successful po kayo, kagaya po ni Ma'am Trisha. At sana po magkaroon kayo ng collaboration in the future, we do not know, para po maging problem solvers po kayo ng problema po ng malnutrition sa ating society. Ngayon, nakita po natin sa edisyon ng Siyensikat na sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon, makakagawa po tayo ng pagkain na hindi lamang masustansya, nakakatulong pa sa ekonomiya at higit sa lahat, hindi masakit sa bulsa. Ako ang inyong co-host, Diego Reyes, at ito ang Siyensikat. Isa na namang makabuluhang pangarap ang natunghayan natin dito sa Siyensikat. Gamit ang siyensya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kaya kung ikaw ay may katanungan na tingin mo ay siyensya ang makakasagot, huwag ka nang mag-atubiling gumawa ng vlogs at i-post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag Siyensikat. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Fortunato Boy de la Peña mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat.